Di ko kasi mapigilan yung pag-iit homesick pa. Eh, naapi ka na naman ba ng amo mo dyan, mahal? Paling di naman. Hanggang kailan ka pa magtitigil dyan? Hanggang dulo. Lock all the doors and windows! Hurry up! Ito ate, kapag yung if ever man na nagka-problema, yung, ayun o, naglagay ako dyan ng, tawag dito, kumot. Move this here! Paano po kung pinasama na siya sa mga na-post eh? Buhay pang anak ko. Leave us alone! Hindi tayo pwedeng sumuko. Leave us alone! Allah! Foreigner! Get him! Wake up! Mapatayin na nila tayo. Noong October 7, taong 2023, nagulantang ang buong mundo nang binomba ang bansang Israel at pumutok ang digmaan doon. Dahil mahigit sa 30,000 mga Pinoy ang nagtatrabaho doon, marami sa ating mga kababayan ang nag-alala. May ilan nang namatay sa naturang gera. At may isang Pilipinong caregiver ang nabihag ng bayolenteng grupo. Ano kaya ang mga masisidhing hirap na pinagdaanan niya? At paano na ang naiwan niyang pamilya dito sa Pilipinas kung siya ay pinaslang? Jimmy, lumaki ka raw sa isang, kung tawagin ay broken family? Yes po, ma'am. Nagkiwalay yung mga magulang namin noon. Then, parang hindi sila nagkakaintindihan nung bata kami. Tapos, yun, kinuha po kami ng tatay namin. At doon po ako lumaki po sa Ilocos Norte po, ma'am. Ah, nandun ka sa ama mo, pero nung grade 3 ka, ano yung nangyari? Kasi nung grade 3 po ako, summer po noon, pupunta po kami sa isang lugar, sa isang barangay. Then nagkataon po na pupunta din yung nanay ko, galing po dito sa Cagayan Valley. Tita ko yung asawa niya na nandun po ako sa bahay nila. Kaya kinuha ko ng nanay ko doon, ma'am. Ilang taon ka naman noong nakilala mo si Clarice? Nagkakilala kami ni yung asawa ko nung 19 years old ako sa Tugigaw. That time, nag-aaral pa ako sa Tugigaw City, ma'am. Ilang taon ka naman nung nakabuo kayo ng una ninyong anak? 19 ata, ma'am, o 20. At nagalit daw ang mama mo doon? Yes, ma'am. Tapos yung nagpapaaral sa akin, yung panganay naming babae, talagang hindi siya nahinik noon sa akin, hindi siya natawag. Understood naman sa akin yun, ma'am, kasi nagkasala ako sa kanila. Hindi yung pag-aaral ang inatupag ko noon that time. Itinaguyod ni Jimmy si Clarice sa pagkukonstruction hanggang sa ipinanganak ni Clarice ang kanilang kambal. Bagamat malaki ang tampo ni Nanay Felicita sa anak, nang makita at mayakap niya ang kanyang mga apo, agad din itong napatawad ang mag-asawa. Dekalaunan, napag-isipan ni Jimmy na mga ibang bansa sa tulong ng kanyang pinsan na nasa Israel. Nag-training agad ng caregiving si Jimmy hanggang sa... My father, Amitai Ben Zvi, suffering from Parkinson's disease and only surviving with the aid of a battery-operated heart pump. I'm warning you, he's not easy to deal with. All of his past caregivers, they all gave up. Ma'am, don't worry. We are professionally trained to handle our clients. Good. My siblings and I are busy taking care of our own families. So, we're not here always.
Please be patient with our father. Yes, ma'am. I will. Good. Meet my aba. Nay, mahal. May good news ako sa inyo. Bago na akong aalagaan. Bago na akong trabaho. Uy, talaga, mahal? Sana kasing bait siya ng last employer mo, no? Oo, eh, sana nga. Pero, alam mo naman ako, mahal. Hindi ako sumusuko. Pero na lang kung sagad na. Eh, anak, nagkita na ba kayo ng amo mo? Di pa nga, nay. Pero, excited na ako makita yung amo ko. Good luck, mahal. O basta anak, huwag mo kaming intindihin, ha? O sige na, baka may gagawin ka pa, ha? At alam mo naman ang nanay, maghahatid pa namang ako. O nay, salamat ha. Salamat sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo para sa amin. Maliit na bagay yan, anak. Ang mahalaga, kailangan ligtas ka. Walang labis, walang kulang. Approve. Sige na, mag-usap na kayong dalawang mag-asawa at magluluto pa ako, ha? Bye na! Mahal! Maris, mahal. I love you forever. I love you so much, mahal, forever. Mwa! Kukunin yung dalawa. Walang forever. Sige na, magpaalam ka na. Baka may pupuntahan pa yan. Sige na, mahal. Ingat ka dyan, ha? Bye-bye. Ay, mahal. Bye-bye. Dali. Kausap mo na yung anak mo? Oo. Ito na. Atake na naman yung mga terorista. Jimmy, tibayan mo loob mo. Mga OFWs tayo. Kaya masanay ka nang ilibing ang isang paamo sa ukay. Doon tayo sa quarters. Bilis! Bilis, bilis! Noong simula, hindi naging maganda ang treatment ng bagong amo kay Jimmy. Pero pinagtiyagaan siyang alagaan ni Jimmy dahil mas nangibabaw ang awa at malasakit niya para sa matanda at ang pangarap na kaginhawahan para sa kanyang naiwang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nakaramdam si Jimmy ng pagod at kalungkutan. Lalong nangulila si Jimmy sa kanyang pamilya. Hanggang sa... Ay, Gladys, pasensya na, ha? Hindi ko kasi mapigilan yung pag-iing homesick, eh. Hindi ako makakain na maayos, tsaka hindi ako makatulog, Tesh. Miss na miss ko na kayo, pati yung mga kambal ko, eh. Ay, naapi ka na naman pa ng amo mo dyan, mahal? Mahal, hindi naman. Anak, hindi mo naman kailangan pagtakpan. Alam mo, kung nandiyan dyan lang ako, makakatikim talaga sa akin yan eh. Hindi kita pinalaki para alilain at saktan ng ibang tao. Nay, okay lang naman ako dito. Tsaka ako, naniniwala ako na may tinatagong kabutihan naman tong amo ko. Saan? Sa talampakan? Anak, kung pagod ka na, bukas ang pinto sa oras na gusto mong umuwi. Anak,
na miss ka na namin. Sige na na, anak. Umuwi ka na. Dito ka na lang. Hanggang kailan ka ba magtitigis dyan? Hanggang dulo. Para sa'yo, ma. Para kay Clarice. Lalaban ako sa buhay. Nay, yung amo ko nandito sa Manila. Diyan lang kayo, ha? Hi, sir. Is everything okay? Do you need anything? I am good. I just need some fresh air. Is that your family? Yes, sir. My mother and my wife. Sir, my children are already asleep. Do you want me to accompany you to your room? No. I can manage. You go back to them. Sir? Spend time with them while you can, Jimmy. Remember this. Family is the most important thing in the world. I am sad that my children cannot take care of me. Go. Go. Thank you. Thank you, sir. Mula noon, mas tapat at buong pusong pinaglingkuran at inalagaan ni Jimmy ang kanyang amo hanggang sa tuluyan nang nakuha ni Jimmy ang respeto nito. At naging halos mag-ama na ang kanilang turingan. Pagkatapos ng 5 taon, no, bumalik ka ng Pilipinas. Oh, di nakita mo yung mga anak mo na hindi mo nakita noon, Jim? Yes, ma'am. Kasi nung umalis po ako doon sa Pilipinas, 3 months pregnant yung asawa ko. So, nung nagbakasyon ako, may 5 taon na yung bunso ko, ma'am. Oh, totoo ba na 2023 lang kayo kinasal ni Clarice sa simbahan? Yes, ma'am. Nung May 5, ma'am. Ah, at bakit matagal? Ang sa akin lang kasi na, ma'am, inuuna ko yung ano, ma'am. Hindi importante kasi yung kasal sa akin. Inuuna ko lagi yung mga anak ko, yun, ma'am. I feel bad. I was not able to come to your wedding. How was it? Sir, it was great. That is nice to know. Jimmy? Yes, sir. You have been telling me stories about your wife, children, your mother, but never about your father. How come? You know, sir, my father died when I was still young. He wasn't the perfect father, but I do miss him so much. Consider me as your second father. You are family to me. You are my son. Thank you, sir. Abba. Call me Abba. Abba. Thank you, Abba. Lock all the doors and windows. Hurry up! Sir,
There are a lot of armed men outside. Let's hide you. Come on, come on. But I am old. No. Just leave me here and save yourself. No, sir, I will not. Go, Jimmy. No, I will not leave you. Go. I'll keep you safe. They will kill you. No, sir. They will kill us all. I will save you. Save yourself. Mom? Jimmy! Jimmy! Hamas militants are launching a secret attack, killing a lot of people. Jimmy, please see my father. I'm begging you, please don't leave him alone. Jimmy! Mom! Jimmy! Please! Jimmy, hello? Hamas militants are launching a secret attack, killing a lot of people. Jimmy, please see my father. I'm begging you, please don't leave him alone. Jimmy! Mom! Jimmy! Please! Jimmy, hello? Mom, they're here. October 7, taong 2023, isang araw na hindi mo makakalimutan. Ano nangyari nung araw na yon, Jimmy? Kwento mo sa amin. 6 a.m. in the morning, nakarinig ako ng sirena na... Yung sirena po is naguhudyat po siya na may darating na rockets sa lugar namin mismo. So then mga 7, mga ganon, may narinig na po ako mga nagsisigawan sa labas. So sumilip ako sa bintana. Mga terorista na pala, nakapasok na pala sa lugar namin, ma'am, sa Israel. Leave us alone! Why are you doing this? Get out of my house! Get out! You get out of my house! Paano ka na hostage ng mga Hamas? Nung nakita ko doon sa baba ng bed, ma'am, is hinila nila yung ano ko, ma'am, eh. Dalawa kong paa. Hila-hila nila yun nung nilabas nila ako sa bakuran namin. Doon po nila ako binugbog, tadyak dito. Tapos ginapos nila yung kamay ko sa likod. Tapos tatlong beses nila akong pinaluhod, ma'am, that time na... Mag-a-attend na silang babarilin ako sa noo, kasi sa noo yung nakatutok yung baril, ma'am. Tapos mayroon ba si dito sa likod ko. Pero sabi ko na lang sa kanila, Pilipino ako. Nilagay nila sa kanang tenga ko yung baril, ma'am. Then in automatic nila hanggang naubos yung bala.
Ilang araw ka na hostage? 49 days akong na hostage, ma'am. Mm-hmm. Ano yung mga naranasan mo sa loob ng 49 days na captivity na yan? Nakakatakot, ma'am, kasi tuwing may sasabog, talagang yanig yung tunnel namin. Kala mo, may lindol lagi. Kaya wala na akong pag-asa noon, ma'am, na makikita ko ang pamilya ko dahil yung sitwasyon namin, hindi ko alam kung sino yung papatay talaga sa amin, kung Hamas ba o Israeli, kasi talagang kapag binubomba yung bumubomba ang Israeli, talagang yanig talaga yung tunnel namin, ma'am. Nagkakadamage eh. Hindi pinatay ng mga terorista si Jimmy. Bagkus, ay kinalagkad nila ito at ipinarada sa kalsada kasama ng ilan pang mga bihag nila bago dalhin sa Gaza. Piniringan nila si Jimmy at ang mga kasamahan nitong hostages. Pinagpasapasahan sila ng tatlong sasakyan hanggang sa marating nila ang isang underground tunnel na ginawang hideout at kuta ng mga terorista. Sa mga Hamas terrorists, lalong lumiit nang lumiit ang mundo ng mga kalaban. Dahil dito, nawala ng supply ng pagkain at tubig ang mga terorista. Kung kaya't lalong nagutom sina Jimmy at ang mga kasamahan niyang biyag. Hanggang sa... Ilang araw pa lang, ma'am, tinanong nila talaga sa akin kung ano yung trabaho ko sa Israel. So, sinabi ko na caregiver ako sa Israel ako. So, nilagay nila ako sa matatandang hostage. So, nagtrabaho din ako doon sa loob. Pinagsilbihan ko rin yung mga kasamahan kong hostage na matatanda. Nahirapan na ako. Ayoko na dito. Sana pagkatulog ko, hindi na ako magising. Hindi ko na kaya. Ngayon ang kumala kay nanay, kay Clarice. Nasamahan ako. Nakakapagod ang init. Ay, Clarice, bukas ha.
Marami tayong kakausapin. Pupunta tayo ng mga istasyon ng radyo, mananawagan tayo. Pupunta tayo ng DFA, OWA, basta marami tayong pupuntahan. Ha? Nayan, dami na po nating pinuntahan. Halos mapudpud na nga po yung mga tsinelas natin kakalakad eh. Naisip ko lang po, paano kung pinapaasa na lang nila tayo na buhay pa si Jimmy? Paano po kung nasama na siya sa mga na-hostage? Paano po kung patay na siya? Buhay pa si Jimmy. Buhay pa ang anak ko. Nararamdaman ko yung paghihirap niya. Kaya hindi tayo pwedeng sumukop. Lalo ka na. Ina ka. Asawa ka ka. Kaya kailangan maging matatag ka para sa mga anak. Pagod umasa. Wake up! Ano yun? Ano yun? Wake up! Anong gagawin niyo sa atin? Papatay na nila tayo. Ano bang nangyayari sa atin? Close your eyes! Ayok na pati! Close your eyes! November 23 at saka November 24. Hindi mo rin makakalimutan yan, Jimmy. Kwento mo sa amin. 23 ng gabi, ma'am. Pagkatapos ko maglinis dun sa tunnel namin, sabi sa akin ng isang Hamas, is kunin ko na daw yung mga unang kumot ko. So, yung mga kagrupo ko that time, yung mga Israeli, ayaw nilang pumayag kasi baka saan lang nila ako dalhin, patayin, gano'n. So wala naman silang magagawa, hostage naman po kami lahat. So umalis, nilipat nila ako sa ibang tunnel. So yung tunnel pala na yun, yung mga nadatnan ko doon na mga tao, yun pala yung lalaya kinabukasan, ma'am. Iba ang kulay. Kailangan
Remember this, family is the most important thing in the world. Consider me as your second father. You are family to me. You are my son. Thank you, sir. Abba. Call me Abba. Abba. Thank you, Abba. Thank you for treating me like your own son. Blessed in the light, Abba. Till we meet again. Mga apo, huwag kayong malikot ha, at pagpapawisan na naman kayo. Mahal? Mahal, huwag mo na sisihin yung sarili mo sa nangyari. Anak, wala ka namang kasalanan. At saka, alam mo, kapag bumaba siya mula sa langit, sigurado akong ganyan din ang sasabihin niya sa'yo. Halika na. Hanap ka na ng mga bata at saka baka maliit ka pa sa flight mo. Anak, sigurado ka ba talagang gusto mo talagang magtrabaho ulit sa Israel? Eh baka, ano na naman ang mangyari sa'yo? Mag-aalala na naman kami dito. Oo nga, mahal. Hindi ka ba natatakot? Kaya naman natin dito eh. Basta sama-sama tayo. Mahal. Nay. Isa akong OFW. Lalaban at lalaban ako ng paulit-ulit hanggang dulo para sa mga taong mahal ko. Uy! Alika na! Baka mahuli ka pa sa flight mo! Oo nga! Naku! Mag-iingat ka doon, alika! Oo naman eh. Alika na, alika na! Tara! Sa kabila ng malagim na pinagdaanan mo, abay, pinili mo pang bumalik ngayon dyan. Ngayon nga, nandiyan ka sa Israel, ano, ha? Hindi ka ba inabot ng takot dyan sa mga naranasan mo noong una mong pagpunta dyan, Jimmy? Gusto ko lang talagang isisiyo yung mga anak ko, ma'am. Kasi ayaw kong maranasan nila yung mga naranasan ko noong bata ako. Hanggang ngayon, ayaw kong matulad sila sa akin na hindi nakapagtapos. At hindi lang yung pag-aaral yung gusto kong ibigay sa kanila.
sa ngayon dahil sa nangyari sa akin, mas marami pa akong plano sa kanila, ma'am. Kaya napagdesisyonan kong bumalik pa rin kahit tutol po sila. So, Jimmy, ngayon, ano ang mensahe mo sa iyong pamilya? Palagaan nila yung bawat sentimong ipapadala ko, bawat sentimong pagod ko po, ma'am. Kasi mahirap pong mawalay sa isang pamilya. Yung mga kababayan natin, mga Pinoy din, na nandiyan pa rin, ha, sa Israel at sa iba pang mga lugar kung saan nakakaranas sila ng pag-aalala, takot, tulad nung dinaanan mo. Ano ang maipapayo mo at ano ang maibibilin mo sa kanila, Jimmy? Sa mga kapwa o magdabalyo ko, palagaan natin mag-ipon tayo, huwag bili doon, huwag bili dito kasi ang hirap yung sakto-sakto lang na sakto-sakto lang yung pera. Pero ma'am, dapat magtabihan tayo kahit paano. Jimmy, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa Magpakailanman. At siyempre, kami lahat dito ng Pilipino, ng mga kababayan ninyo, kami nananalangin sa inyong kaligtasan. At sana mag-ingat kang mabuti, pangalagaan mo ang iyong pangangatawan. At lalo't higit, huwag mong kakalimutan ang iyong pagmamahal. Una muna sa Diyos, pangalawa sa iyong pamilya at mga anak. At siyempre, ang iyong pagmamahal sa iyong inang bansa, huwag mo rin kakalimutan. Salamat sa iyo, Jimmy, ha? God bless you. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am, sa opportunity na binigay niyo po. Ang aking mensahe sa ating mga kababayan na nariyan sa Israel at saan mang lupalop ng mundo, dasal namin ang inyong kaligtasan habang patuloy kayong nakikipagsapalaran para sa inyong mga mahal sa buhay. At sa atin namang mga naiwang pamilya dito sa bansa, abayan naway, pahalagahan naman natin ang kanilang pinapadalang pera na dugo at pawis nila ang puhunan o sa halip na gastusin sa luho at bisyo. Dapat ilaan natin ito para sa mga totoong pangangailangan ng ating pamilya. At huwag niyong kalimutan araw-araw magpasalamat sa ating mga OFW. Kahit malayo, kahit delikado, kahit may gera pa, patuloy silang nagtitiis ng lungkot. Nagsasakripisyo na hindi kayo nakakapiling. Sila'y nagbibuwis ng buhay para sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.